binababoy nila eh yung konsepto ng People's Initiative. Hoy! Kaya nga ang tawag dyan, People's Initiative. Dapat magaling sa taong bayan, hindi dapat nanggagaling sa mga politiko na nais makinabang sa pagbabago ng salagyang batas. Kung gusto mo maging presidente, gawin mo ang tama na maging popular ka, na manalo ka sa eleksyon bilang presidente. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng salagyang batas dahil alam mong kaya mong maging prime minister. With 283 votes, the chair declares a gentleman from the first city of Leyte, the Honorable Ferdinand Martin Jr. Mladez, as a duly elected Speaker of the House of Representatives. Ito ang mainit na pahayag ni dating spokesperson sa Malacañang na si Attorney Harry Roque, kaugnay sa hakbang ng Kamara na sakop ni Speaker Martin Romualdez, na gusto amindahan ang 1987 Constitution na isulong ang Charter Change. Binababoy nila eh yung konsepto ng People's Initiative. Charter Change o Chacha sa saligang batas upang makakuha ng boto para sa People Initiative dahil gusto itong maging Prime Minister. Bago natin talakayin ang usap-usapan sa kaganapan sa pampolitikong balita sa Pilipinas, huwag mag-atubiling mag-like muna tayo at mag-share sa inyong mga kakilala na mag-subscribe sa aming munting channel Art Flame at ako si Idol Nel. Ito naman ang sabi ni Congressman Idsi Lagman na hinimok daw ang lalawigan ng Albay ng mga mayors na pumirma ang mga tao sa naturang dokumento. By First District Representative Idsi Lagman showed to CNN Philippines, 125,000 pesos was allegedly given to a mayor to give 100 pesos each to constituents who will sign a petition amending the constitution. The name of the mayor, the municipality, then this is to acknowledge the receipt of following. At para mabago ang charter change, kapalit sa halagang 100 pesos kada pumirma. Tiniyak ni Atty. Roque na hindi manalo ang mga mambabatas nang dahil 24 lamang ang mga nasa Senado kontra sa 318 naman ang mga mambabatas sa Kongreso. Sabi pa ni Atty. Roque, sila-sila lang at ang lower house ang makikinabang sa naturang pag-aminda sa saligang batas at ito ay power of abuse. Sa pagbabago ng salagyang batas. Kung gusto mo maging presidente, gawin mo ang tama. Ayun. Di basta-basta si... Magagalaiti si former presidential spokesman. Binababoy nyo kami. Oo. At isang batikang abogado na si dating congressman din ito, Harry Roque. At sinabi niya na bagamat tama ang konsepto sa konstitusyon ng People's Initiative, ang motibo at layunin at kondukta ng ginagawa ngayong pagpapapirma ay isang kabastusan. Sa napakasagradong layunin ng isang operational component to change the constitution, sapagkat ito ay pakana ng mga politiko, may ginamit siyang adjective na mabigat yon, gahaman sa kapangyarihan. Pero so maganda. Maganda yan, maganda kasi we're leading towards an election year, mga kababayan. So, punahin nyo kung sino yung mga yan. Punahin nyo yung mga kongresista na pinupush ito at binababoy tayo. At huwag nyo nang botohin yung mga yan. So, binibigyan tayo ng napakagandang oportunidad. Agree. Nagtatanggal sila ng maskara. No? Yes, agree. Yes, Gorica. Frank and Miss Ina, your take on this very sensitive public interest issue na sumambulat ngayong New Year at ngayon ay nailalantad na isang maanomalia at iskandaluso at puno ng kababalaghan na mga maniobra ng mga politiko na ang tinuturo ay sa House of Representatives. Kaya nga ka, Eric, itong klase niya, itong People's Initiative na ito, hindi natin alam kung ano yung pinakapunot dulo, kung bakit ipinupush ang ganitong klaseng movement. Hindi natin alam. Di ba alam natin? Yeah, pero syempre ma'am, di ba? Mukhang diba? Itinatago ang real motive sa tao para lukuhin ang tao. Correct ka, Eric. Dahil ba na nahihirapan na siya na kumuha ng totoong tiwala, kasi maganda yung totoong tiwala . Doon tayo kumukuha, kaya nakita naman natin ang basihan. Eto, kanina lang, ipinahayag natin na nangunguna ang ating vice presidente at nangungulilat naman ang isa. Yung diba? Si Speaker Martin, hindi ko alam. Kahit ilang survey sa among the top four na leaders ng ating bansa, nasa kulilat pa rin siya. Nga, apat na survey na. Posible bang itong dahilan na ito, kaya siya gumagawa ng ganitong klaseng paraan dahil alam na
na medyo malabo na siya, dehado na siya sa isang laban? Eh, maaga siya nagsimula sa kampanyang pamumulitika eh. Mm. Kung si Ma'am Lorraine pang pakinggan niya at mamamayan, maglingkod ka lang. You don't have to do it overacting. You have to do it sincerely. Kaya tama yung tanong mo, Frank eh. Saan ang gagaling ang motibo? Kaninong binipisyo ito? Sinong pumupundo? Tsaka ano, alam mo, no, Eric, mga kababayan, Franco, Ina, no, hindi ko naintindihan mga ganyang tao. No? Kasi kung alam mo yung bigat ng responsibilidad, bakit mo gugustuhin yan? Para kang talagang yung sinasabi ni Pierre Ardi noon, para talaga pala akong kumuha ng palakol at pinalakol ko yung sarili ko. Nagsisisi ako, sinasabi niya. So that's the irony to hear, the paradox, no? Those who are least qualified and those who are the worst choices for this position are the ones who really salivate for it. Oo, so, and the ones who don't want it, no? The ones who are the most qualified to do it, sila yung may ayaw. Yan yung paradox. Kasi nga alam mo, like si VP, 'di ba, tinalikuran niya yung sure win sa presidency kasi alam niya frontrunner. Alam niya talaga pag totoong lingkod bayan ka, Diyos mi Lord, talagang papangit ka, talagang hindi ka matutulog, hindi ka... Siya lang yata yung lingkod bayan na hindi pumangit. Oh, ang ganda-ganda niya. Maganda-ganda ni Vice President. Pero ang ibig ko sabihin ba, no, hindi ko naiintindihan talaga yung mga may gusto ng ganyan. Kasi, claro. At saka yung talagang nanginginig yung laman nila dito at lahat gagawin. And laki, napakalaking responsibilidad. Kumbaga yung parang sinabi ng yung classic na sinabi ni... ng comedian si Dolphy, di ba? Pag nanalo ako, eh paano ko nanalo ko? Paano, ano gagawin ko dyan? Di ba? So in other words, meron siyang katalinuhan na meron siya, tsaka may puso siya, no, na alam niya na ang lingkod bayan, dapat maglingkod ka. Di ba? So bakit magugustuhin yan? Ah.